Bale, ito yung main problem niya. Makita kayo ang focus. Pero sadly, nadamay yung piston. Piston, tsaka automatic syempre. Black may nag-focus tinamaan. Sama lahat. Ito na yung mga bearing natin. 105 na luma, DRX. Wala naman issue since para silang kumaya. Major overhaul talaga si Fury natin kasi palit lahat ng bearing sa loob ng makina niya. Crankshaft bearing, tsaka mga transmission bearing. Basta lahat ng bearing. Tubeless ready na din. Kung hangin, nararamdaman ko, tinutulak ako pag yung hangin sa gilid ng gagaling. Kasi nga, deep rim siya. Minun, hindi siya sobrang deep na pigsi pataas. Andam pa rin. Tapos, pag kami overtake siya, sobrang bilis, like mga truck or bus. SKF yung napili kong brand ng bearing dahil isa rin naman to sa mga top 5 na magagandang bearing worldwide. Dahil nung panahon din na in-order ko to, medyo pahirapan hanapin yung NTN na brand, which is yun yung gamit ng stock ng Kawasaki. Since pagkabuo naman ng motor ko, kailangan pang i-break in to, kaya ang napili kong gamitin lang is ay mineral base muna. Nabili ko nga pala yung bagong genuine na connecting rod ko dito sa may Nubaliches. Meron pala ditong nagbebenta ng genuine na Kawasaki parts. Dito, i-install ko na yung panibagong bearing. Nga pala, paalala lang. Kapag mag-i-install kayo ng panibagong bearing, wag na wag ninyong tatamaan yung gitnang part nito dahil wala tong kalakas-lakas sa part na yun. Maaaring ma-damage ninyo at gumas pang naiikot ng bearing nyo kahit bago pa. Mas makakatulong kung gagamit kayo ng socket na sukat dun sa may outer shell ng bearing. Wala tayong bearing puller o crankshaft puller kaya gumawa na lang tayo ng diskarte. Wala man tayong ganun, meron naman tayo ng diskarte.
Dito makikita ninyo na ini-install ko na yung crankshaft gamit yung ginawa kong puller. Mas makatutulong na gumamit kayo ng puller habang ini-install yung crankshaft para maiwasan yung pagka-disalign nito. Mas maigi rin na punasan muna ninyo ng alcohol yung surface na lalagyan ninyo ng silicone para mas maganda yung kapit nito nang maiwasan yung leakage ng langis. Beta Gray nga pala yung ginamit kong brand sa pag-sealed nitong crank shell ng motor ko. Dahil trusted and tested naman na tong brand na to. Nga pala sa paglalagay ng silicone, dapat onting-onti lang ipaglalagay ninyo. Hindi naman mahalagang sobrang dami ng pagkakalagay niyan eh. Maaari ding maging cost ng pagbabara ng langis kasi yan kung mapasobra yung lagay ninyo. At dito, pinupuler ko na yung kabilang part ng crankshaft para maikabit na yung kabilang crank shell. Pinalitan ko na rin pala yung oil seal sa crankshaft nitong motor ko. Kahit hindi pa sirang-sira, pinalitan ko na rin since in-overhaul ko na rin lang eh. Para sure. Sa mga naka-manual clutch, wag na wag ninyong kakaligtaang iwan yung push rod na yan dahil magkakanda leche-leche kapag naiwan nyo yan ng nasa labas. At lagyan na rin ninyo ng langis yung mga part na kaya naman ninyong lagyan ng langis bago buuin yung makina ninyo. Dahil sa unang mga segundo ng pag-andar ng motor ninyo since bagong overhaul ito, may mga part na medyo matagal marating ng langis. Para maiwasan na rin yung premature na pagkasira ng pyesa. Nagpalit na rin pala ako ng timing chain glide since binuksan ko na rin yung makina ko para isahan na lang. Sa mga gantong pyesa, mas mainam na piliin ninyo yung genuine parts talaga. Paligod pala yung address. Ay! Kailangan pagpunin. Okay. Monday. Lahat kasi hindi naglalagay ng maso malapit sa kutsilyo. Ininit, inisip ko nga yung lagay ng bawat tapos initin. Ako naman, inisip ko bibil. Meron siya api. Lock up. Yeah.
sa mga kasalanan ko sa lumasa na matandun. Nasa sinungalingan na. Oh. Yun lang kasing ganung bagay eh. Mm. Inaanan niya pa. Hindi na kaya aminin niyo. Hey, Honda. Genuine na Honda Sonic Piston yung ginamit ko. 0.100mm. Since genuine to, sure tayo sa tibay nito. At para sa information ninyo, yung ganitong klase ng piston, plug and play na to para sa 59mm na bore ng Fury natin. Kung wala kayong mahanap na 59mm na black, pwede rin yung stock ninyo, ipareborn na lang ninyo at bumili kayo nito sa Shopee. Ilalagay ko na lang sa description kung saan ko nabili yung piston na to. Inayos ko na rin yung mga mali dun sa pagkakashape ng port ko noon. Kaya tinanggal ko na rin yung valve nito at para malinis na rin yung exhaust part nito. Mag-focus, yun. KRTK10. Sa base gasket din, mas pinipili kong genuine yung ikabit dito. Or kung wala rin naman kayong makita sa lugar ninyo, uwin na rin yung Apple brand na gasket. Bali, ito yung gamit kong genuine Honda Sonic na piston. 59mm yung diameter niya. May kasama na rin itong piston pin, piston ring, at piston pin lock. Gumawa na rin pala ako ng panibagong bracket ng ignition coil para mailipat na rin to. Dati kasi nailagay ko to malapit dun sa may tabi ng carburetor. For safety purposes na rin. So bali, yun yung pagkakabuo ng 138cc natin. Buo naman siya. May inayos lang. Connecting rod kasi bumigay. So bali, test start natin. Matest run kasi hindi maganda yung panahon. Susunod na lang. Braking period din pa naman siya. Bale, yan na siya. Naka 8 rows na oil cooler. Pero kung tutusin, pag binilang 9 rows eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaya 9 rows. Tapos nilagyan ko na rin ng air filter. And yung ignition coil natin, ayun, may tago na natin. Hindi ko pa nakukuha na maganda yung minor niya. So ito yung Raider FI na canister. Pipinturahan ko pa yan ng high temp na samurai. Hindi pa gano'ng kaganda yung response kasi malamig pa yung makin eh. Ayun o, nahahawakan pa. O bali, hanggang dito na lang muna. Kasi hindi natin matesran. Hindi maganda yung panahon. Ang ulan.